Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Kung gusto nyong magsimula sa farming business, halina at samahan nyo ako upang mag-share ng kaalaman sa ating farming business. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano talaga ang sikreto sa pag-aalaga ng pabo. Kasi maraming nagtatanong bakit yung mga pabo nila namamatay, lalo na pag maliliit pa, halos lahat ng sisiw namamatay. So kailangan mga ka-farmers, alam mo to. Pag hindi mo alam, siguradong mauubos talaga ang iyong sisiw na pabo. Kasi ang sisiw na pabo, masyadong masilan yan. Pero pag malalaki na, malakas na po yung kanilang resistensya, matibay na po yan. So kailangan alam mo ang sikreto ng pag-aalaga ng pabo. Sa pag-aalaga ng pabo, ang laki ng pwede natin kitain dito. So, kailangan lang ng tamang diskarte. Kasi ang karne ng pabo ay medyo may kamahalan, lalo na pag lechon pabo. At lalo na pag kilala ka na na marami kang pabo, maraming o-order sa iyo ng lechon pabo. Pero maraming nagsasabi sa ating mga ka-farmers na malulugi ka daw sa pag-aalaga ng pabo dahil napakatakaw nilang kumain. So, ayun na nga mga ka-farmers. So, yung mga nag-iisip ng ganyan, wala hong diskarte yan. So, kung ikaw naman ay madiskarte mga ka-farmers, kasi ang pabo ay hindi po yan mahirap pakainin. Kumakain po yan mga greens, mga dahon, or kung ano-ano na mga organic feeds. Katulad na lang ng nipier, pag kahit sinabit lang natin, siguradong kakain yan. Mga waste vegetable na patapon na, pwede natin ipakain sa kanila, gayatin lang natin. So napakaraming paraan para sila ay mapakain ng hindi tayo gagastos ng malaki. Kasi kung feeds talaga ang ipapakain mo araw-araw, siguradong hindi ka kikita dyan. Kumita ka man, maliit lang. Kaya sa pag-aalaga ng pabo, sa farming, kailangan madiskarte ka. Kung mas madiskarte ka, siguradong mas malaki ang kikitain mo. Pero bago tayo malayo sa ating usapan, pag-usapan muna natin yung sikreto kung papaano hindi mamamatay yung ating mga sisiw na pabo. Kasi yun ang kadalasan na problema na nag-aalaga ng pabo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para malalaman mong may bago tayong mga uploads na mga videos para mano-notify ka. So ayun na mga ka-farmers, isa-isahin natin yung mga problema kung bakit namamatay yung ating sisiw na pabo. So kailangan mga ka-farmers, yung kanilang kainan malinis. At bago tayo maglipat ng tirahan, kunwari meron kayong ginawang tirahan, mag-spray muna kayo ng chlorine or sunrox na may halong tubig. Hindi naman purong chlorine, yung tubig na may halong chlorine para ma-sanitize muna yung paligid. Pagkatapos nyan, kailangan mayroong malinis na tubig na may inom at syempre mayroon silang pagkain. At kailangan mayroon silang vitamins. Kahit yung vitamins lang na nabibili natin sa mga commercial, yung sa mga agribit, okay na yon. Ang isa talagang problema sa pag-aalaga ng pabo sa ating mga sisiw, hindi marunong yung ating mga ibang farmers. Hinahayaan na lang sa baba. Pagdating ng 1 week old, 2 weeks old, pinapababa na sa kulungan, pinapalakad na sa lupa, which is napakalaking kamalian po yan. So mamamatay talaga yung alaga mong pabo na mga bata pa. So hindi natin kailangan palabasin yung ating sisiw o pabo o kahit paapakin sa lupa pag sisiw pa. Lalo na pag umuulan, hindi sila pwede makainom ng tubig ulan. Ang number one pa rin dyan is hindi pwede makagat ng langgam or kahit na anong insekto dahil napakamasilan po nila mga ka-farmers. Kung gusto mo talagang magparami ng pabo, yun po yung gagawin mo. Paabutin mo muna ng 2 months to 3 months
bago pa apakin yung ating pabo sa lupa. Kahit 2 months mga ka-farmers, okay na po yan. So mayroon na po silang lakas ng resistensya para lumaban. Kahit makagat sila ng langgam, pwede na. Kasi yun po yung nanotice ko mga ka-farmers, kahit langgam lang yan, basta makagat yung ating sisiw na pabo, talagang hihina yan at dahan-dahan mamamatay. Kasi sa una, nagsisimula pa lang ako magpabuhan, mayroon akong sisiw na 40 plus. So, pagdating ng 2 weeks, sabi ko, pwede na siguro itong pakawalan, pwede na itong palakarin sa lupa. So, ayan, medyo nakakalungkot lang na dahan-dahan silang nagsimatayan. Lahat po, patay. Wala pong natira kahit isa mga ka-farmers. At sa panahon na yun, medyo maulan. At yun na nga, nalaman ko na kahit makagat lang yan ng kahit anong insekto, especially dyan yung langgam talaga yung number one na nakakagat kasi yun naman yung marami sa ating lupa. So ayun, grabe, lahat yun ng lumo ako, ubos ang aking 40 plus na pabo. So ayun nga, hindi ako sumurender, talagang nag-search ako kung paano mapaparami yung pabo. Kasi maganda kasi yung pabo mga ka-farmers kasi kakain sila ng mga organic dahon-dahon, hindi po mapili sa pagkain. Matakaw lang sila pero hindi talaga mapili sa pagkain. So simula nun, ayun, nalaman ko na hindi pwedeng palabasin o paapakin ng lupa hanggat hindi pa umaabot ng 2 months to 3 months yung ating mga pabo. So mas maganda kung 3 months muna, pero kung 2 months gusto nyo nang palabasin, walang problema yan. Pero simula ng day old to 2 months, huwag nyo munang paapakin ng lupa kasi mamamatay po yan. So ayan po yung number 1 na sikreto po dyan. Sa mga nagtatanong naman kung ano ang pinapakain natin dito para malaki yung matipid natin sa pagpapakain, kailangan talaga mas maganda kung mayroon kang tanim na azula. So ayan, takaw nila sa azula. Ayan, azula, tapos yung mga ginayat, yung mga gulay na kinukuha natin sa merkado, ginagayat natin, yun po yung binibigay natin sa ating mga alagang pabo. Lakas nilang kumain ng repulyo at saka yung pitsay. So, ayan po yung ating sekreto, kaya natin sila napaparami. So, ayun lang mga ka-farmers, kung mayroon kayong katanungan, maaari nyong ilagay sa comment section. So, yan po ay ating sasagutin sa abot ng ating mga kaya. Para naman sa mga mayroong kaalaman dyan sa pag-aalaga ng pabo, pwede rin kayong mag-comment sa ibaba. Ibahagi po natin, i-share sa ating kapwa, ka-farmers na gustong magsimula, gustong malaman ang pag-aalaga ng pabo. So give and take po tayo mga ka-farmers. Share-share po tayo ng kaalaman. Mabuhay po tayo ka-farmers. At sa ating mga subscriber, kaway-kaway po sa inyong lahat and God bless po.